Hello po, magandang gabi. Magluluto po tayo ng simpleng ulam lang. Magigisa lang po ako ng kalabasa, sigarilyas at talong. Simpleng-simple lang po yan, wala pong karne yan. 4 cubes lang po at oyster sauce. Yun lang po yung pampapalasa natin, wala na po iba. Tsaka asin, paminta. O, diba? Simple lang po yan, lulutuin ko, pero po, masarap po yan. Ayan nga po, nag-umpisa na akong gayat dyan ng kalabasa. Pagpasensya nyo na po, nasa gilid ako mag-gayat kasi naiya ako, inaprita yung negra kong kamay dyan eh. Pagpasensya nyo na po ah. Pero ayan na nga po, nag-start na ako sa talong. Itong at lumalaban pa ang talong, oh. Ayaw pagpakabog sa aking mahiwagang kutsilyo na ayaw nang tumalab. Hirap na hirap po ako dyan. Pagpasensyahan nyo na ho yung aking maliit na kutsilyo. Yan lang ho ang ginagamit ko eh. Tinanggal ko po dyan yung bulok na may ewan ko kung ano yan. Basta yan po. Pagkatapos ho yan, gayatin ko lahat ng gulay ay huhugasan ko ho yan bago ako yung magluto. Sigarilyas naman po, iniwa ko lang ng maliliit kasi yung mga anak ko kailangan nilang maliliit lang yung hiwa para makakain sila ng maayos. Samahan niyo ako magluto po. Salamat ng marami sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking video. Salamat ng marami sa mga sumusuporta. Yung bawang po, saidin po natin yung maliliit para po hindi po masayang. Dikdikin lang po tapos hiwain ng maliliit. Inugasan ko po pala yung sibuyas yan para hindi ako maluha habang hinihiwa ko siya. Yun lang po yung experience ko. Ewan ko lang sa inyo. Start na po tayong magluto. Nilagyan ko po ng mantika. Sunod naman po sibuyas. Design lang po ng maayos. Sunod po dyan yung bawang. Gisahin lang po ng maayos para maganda yung kakalabasan ng pagkakaluto natin. Thank you.
Pagka ganyan na po yung kulay niya, pwede na pong ilagay yung park cubes. Mas maganda din po kasi sinasabay sa pag-isa yung park cubes. Tsaka ang bango-bango na niyan kahit yan lang yung nilagay natin. Haluin lang po ng maayos. Tapos maya-maya po, pwede na po natin yan lagyan ng tubig. Isa't kalahating tasa po ang nilagay kong tubig dyan. Mas maraming sabaw, mas marami talagang kain. Yung mga anak ko kasi gusto nila yung maraming sabaw para gaganahan silang kumain. Lahat po ng niluluto ko nakadepende po sa mga anak ko kasi po sila po ang kakain ng mga niluto ko. Haluin lang po ng haluin. Maya-maya po lagyan na po natin ng pamintang powder po kasi yung mga anak ko kailangan po nila yung hindi nila malalasahan yung paminta. Halo lang po. Sunod po dyan, lagyan po natin ng kaunting asin. Kaunting asin lang po ah. Huwag madami. Tapos natakpan na po. Ayan po, kumukulo na po yan. Pwede na natin ilagay yung mga gulay. Sinabay-sabay ko na po ng lagay para sabay-sabay na rin silang maluto. Kung gusto nyo pong half-cook lang yung talong, mamaya ihuli nyo na po siya ng lagay. Sa akin kasi mga bata yung kakain kaya kailangan maluto siya ng mas maganda o mas malambot kasi mga bata ngayon kakain, 'di ba? Paulit-ulit ako, mga bata yung kakain. Nilagyan ko na po diyan yung sigarilyas. Haluin nga po ng bahagya at lagyan na po natin 'yan ng pampalasa nating oyster sauce. Oyster sauce po yung palagi kong nilalagay kapag nagigisa po ako. Mas masarap po kasi siya pag may oyster sauce. Isang sachet po at saka may konti pa ako natira kaya nilagay ko na rin. Para mas masarap po siya. Wala po akong ibang nilagay kundi yung pork cubes lang po at yung oyster sauce ha. Tsaka yung asin at paminta. Pwede nyo po lagyan yan ng cornstarch. Isang kutsara lang po cornstarch na tinunaw. Tapos ilagay nyo po dyan para malapot po. Naglagay po ako dyan kaya lang hindi ko na ho napakita. Kasi nga biglang namatay itong cellphone. At ito po yung itsura niya kapag may cornstarch. O diba? Ang ganda niya tignan. Ganyan po yung itsura niya kapag malapot siya. Wala akong karne yan, pero ang sarap tignan. Lalo na po yan pag kinain nyo. Masarap po talaga siya.